Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. It's me, the Miyukawa Official. And today's vlog po guys, let's gonna update from the start until the end or until now po yung pinagawa kong bahay dyan sa Pinas guys. Kasi marami pong nagtatanong sa akin through PM kung magkano nga po ba yung nabili ko na materials or magkano po ba yung labor ko po guys. So in this video guys, first is pakyawan po yung, porsinto po yung una naming ginawa. So 43% po siya guys or 42% po siya yung labor ko that time guys. So sa 42% or 43% na ginawa nila guys, sila po yung nagwalling, nagfinishing, then also sa steel, sila din gumawa ng steel tsaka roof po guys. So, nasa 42% po siya. So, depende po sa kalakihan ng bahay. So, yung bahay po na napagawa dyan is nasa 40 by 26 feet. So, 4 na kwarto tsaka 2 CR po siya guys. Meron na din pong tiris. So, sa in this video guys, from the start lang po tayo guys ha. From the start, yung porsinto ko po kasi from the start then until walling or roof lang po siya guys. Magkaiba din po yung steel, magkaiba din po yung labor ko for maybe a window, magkaiba din po yung gutter, magkaiba din po yan guys. Magkaiba yung window, gutter, tsaka kisame and paint po siya guys. Iba din po yung sa tiles. So in this video guys, ano lang po siya, yung nasa 43 or 42% ko is nasa wooling and yung labor ko po guys is umabot po siya ng 143,000 po yung nabayaran ko sa labor na I think 8 po silang lahat guys. So nabayaran po namin is nasa 143,000. So, nag-end po sila, natapos po sila ng porsinto is until roof lang po siya guys. Kasi nasali na din yung walling, yung finishing sa 143,000 guys. So, kung magpapagawa po kayo ng bahay guys, I think much better na na porsinto po kayo or nasa percentage po kayo para makaless po kayo. So, after that, yan po yung steel guys. Malaki din po kasi yung nagasto ko dyan sa steel na yan guys. Kasi nga po sa kamahalan na ng mga materials ngayon, kaya lumaki po yung gasto sa steel. So nasa 100 or nasa 80,000 po yung steel na yan guys sa isang buong bahay na po. So yung cinnamon or yung yero naman guys is nasa 81 pieces yata na sin yung nagamit dyan. So umabot din siya ng I think 40,000 po siya guys. So ayan, medyo kalakihan nga po yung bahay. Kaya nakadepende din po kasi sa kalakihan ng bahay ko sa magagasto nyo po guys. Sorry for my mistake kasi nga po alam nyo na we're not perfect. So ayan na po guys, after that nag-stop na po sila dyan kasi nga po medyo as in hindi na kaya ng budget. Actually, I just want to say thank you sa ako ang ugangan, sa ako ang mother-in-law, father-in-law, and also to my husband for helping me financially sa balay na anak guys. So after that guys, sa window naman tayo. Yun lang po guys ha, nasa yung pag-start ng bahay na yon is from the start then until roof. Yung labor na binayaran ko po is nasa 143. So naka-discount po kami. So nabayaran ng brother ko is nasa 138,000 lang po. So in this video naman po guys, separate na po to guys ha, yung walling. Separate na po yung kisame ko guys. Yung kisame nakadepende po sa pakyawan. So ito is pakyawan po tong yung kisame ko guys, pakyawan. So I have 3 designs. So
In one design, you have to pay 1,000. You have to additional pay. So, tatlo po yung design ko is nasa 3,000 po yung additional pay ko po, guys. Then, yung, I think, nakadepende kasi siguro sa tagagawa. So, if you want to visit or if you want to contact kung sino po yung naggawa ng kisame ko, guys, just contact, I think, si Salas po, guys. So, if you know, I think, kung taga-pulo nilang kayo, I think kilala nyo po yan siya. So, yung binayaran ko po sa kisame na yan, guys, is nasa, umabot ata ako ng 20,000 po. So, lahat na po yan, guys. 20,000. So, if you want to contact, just contact Salas Apilyedo po, guys. So, dito naman po tayo sa, ano, guys, dito naman po tayo sa tiles. So, itong tiles ko, guys, is, iba naman din to siya, guys, ha. Iba din po yung bayad ko dito. So, itong tiles ko is umabot ng, hindi ko alam, parang nasa, sumobra kasi yung tiles ko, marami yung sobra ng tiles ko, guys. Kasi nga po, maraming sobra-sobra or yung nagamit sa iba na hindi na naubos. Kaya, hindi nagamit yung nabili naming tiles na iba. Kasi nga po, siguro sumobra yung paglista nila, guys. So, ayan yung update ko po ng tiles, guys. If you want to contact kung sinong gumawa ng tiles na yan, guys, is solid po siya, guys. If you really want to watch or ano, you can visit my house, char lang. So, actually, you can contact Andres Albarracin po siya, guys. Yung actually, kilala din yata yan siya dyan sa Polono Ling. So, just contact Andres Albarracin. Hindi ko pa po alam kung sino yung mga kasamahan niya. So, ayan po yung nagawa nila, guys. At tsaka yung binayaran ko po dyan is umabot po ng, I think, 27,500. Kasi iba din po yung price nila sa ano, sa walling tiles. Hindi ko lang po alam kasi ano, basta hindi ko alam. Parang iba din yung price nila sa walling tiles. Then, sa tiris, iba din po yan, guys. So, I think, medyo kamahalan, pero sulit naman po siya, guys, kasi nga po pulido yung paggawa nila. So, sa window naman po, guys, si Dilambaka po yung nakontak ng brother ko sa window na yan, guys. So, I think umabot din po yan siya ng, ano, ng 49,000 kasali na po yung pag-install nila, guys. Umabot po ng 49,000 kasi nga po marami po yung window din, malaki po siya. So ayan po yung sample ng tiles namin, guys. So anyway guys, if you are new to my YouTube channel, please watch, like, and subscribe, and please don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos po namin. So ito po yung tiles, ng price ng tiles, guys, sa City Hardware. So nakadepende po siya, guys. I think itong size na to is nasa 40 by 40. So 40 by 40, nakadepende po siya sa size kasi yung price. So, ayan, may 65, I think 40 by 40 po yan siya. Then, meron din pong 30 by 30 size. Ayan, I think 40 by 40 or 30 by 30. Hindi ko lang po alam, guys. Basta may mga price po siya, guys. You can visit also, if you want to contact City Hardware, meron po silang messenger. Then, tatanungin kanila kung saang location kayo malapit, kasi nga po bibigyan kayo ng contact number ng City Hardware na malapit dyan sa inyo. Then you can inquire through calling or message siguro. So yung brother ko, bumili po sila ng tiles dun sa Marbel. So I just want to say thank you pala sa kay Mr. Manager na kapitbahay namin yung mama niya. I just want to say thank you po for the big discount, Sir Manager. So, actually, ayan, ano po yan siya, guys? 30 by 30 size. So, ayan po, guys. So, I think nasabi ko na, yung sa gutter pala, guys, iba din po yung labor ng gutter ko, nasa I think 19,000 lahat po yung nabayaran ng brother ko, kasali na po yung installment niyan. So ayan, yung pag-walling naman, ay yung sa tiles naman, guys, kasali na po yung lababo, yung tiris, tsaka yung toilet. So all around na po siya, guys, kalahat.
lahatan na po siya, nasa umabot po yung bayad namin na sa 27,500. I think nakadepende din po sa bahay, sa kalakihan ng bahay niyo guys. So, I think that's all. Ay, no. I just want to share lang po pala guys kung magkano na nga ba lahat ng nagasto na namin sa bahay na yan guys. So, ayan guys. Actually, I just want to say, umabot na po kami ng 900, I think almost 900,000 na po yung kalahatan ng gasto ko po sa bahay na yan guys. So, I didn't expect na ganyan na pala kalaki yung nagasto namin guys. Kasi nga po, parang hindi ko lang alam. I just want to say, I don't know. I can't believe na umabot na pala kami sa 900,000. So, yung overall naman po ng sa labor namin guys, I think umabot na din po kami sa 230,000 po yung labor namin overall. Kasali na po yung sa porsyento, sa pakyawan. Wala po kaming dilihan guys kasi nga po parang parang wala nang pumapatol ng dilihan yata ngayon na gusto nila pakyawan. So I think that's all and malapit na po 1 million gasto namin dyan guys. Oh my god. So sa pagpaint naman pala guys, nakabayad din po ako ng 20,000 pero ano po siya guys, hindi po kalahatan kasi yung mga brother ko na po yung tumapos ng pagpipintura. So yung ginawa na lang po ng nagpipinta is yung skim coat tsaka yung pagliha po guys sa walling. So medyo kamahalan na kasi pag ipapapintura ko po lahat, hindi na kaya ng bulsa kasi nga po aabot po tayo ng ilang thousand na naman yung babayaran. So yung pinagawa ko lang is yung skim coat sa wall then pagliliha po guys. So yung nabayaran ko din dyan is nasa umabot din po ako ng 20,000. So mahal na masyado guys. So I think that's all for today's video and have a good day everyone. I hope and we hope please share all this video para makakuha po kayo ng idea guys. So kalahatan po ng nagasto po namin is malapit na pong umabot ng 1 million na sa 900,000 po kami guys. Hindi pa kasali yung mga gamit. So pagdating na naman po sa labor as I said, nasa umabot na po kami ng 230,000 guys if I'm not mistaken. So sa magpapagawa ng bahay guys, umpisahan na ninyo kasi baka masyado pang tataas yung mga presyo ng mga materyales. So, nako, good luck na lang talaga sa atin guys. So, I think that's all for today's video and dumo arigato gozaimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. And I just want to say thank you again. Hindi pa tapos yung minutes ko. So, I just want to say thank you to all my brothers who helped this house sa paggawa at saka sa papa ko, sa mama ko, lahat po dyan guys, sa mga bayaw ko, sa mga sister-in-laws and relatives. I just want to say thank you so much for helping us para din sa ating lahat yan, not for only for myself and for my husband but for the family. So that house is free for all my family guys. So I think that's all and have a good day everyone. Dumo arigato gozaimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Bye bye. Please share.